Isa ka rin ba sa mga natatakot mag-invest or bumili ng isang condo unit dahil naririnig mo na sabi nila ganito-ganyan daw ang mangyayari? In this video, ating bibigyang linaw kung ano nga ba talaga ang katotohanan sa likod ng mga kinakatakot mong dahilan kung bakit ayaw mong bumili ng isang condo unit. My name is Hill and welcome to my channel. Bago natin puntahan ang main topic ng video na to, shoutout muna sa mga off-signing crew of MB Panamana. Happy vacation sa inyo, sir, and sa mga naiwang crew and officers of MB Panamana, which na laging sumusuporta sa ating vlogs. Have a safe voyage. Shoutout din kay Sir Jackson, na laging sumusuporta din sa ating vlog. And shoutout kay Sir Joseph Canomay, na sponsor ng ating tripod. Maraming salamat po, sir. Now, let's go back to our topic. Marami akong mga na-encounter na clients before na takot mag-invest sa isang condo unit. Bakit? Kasi, sabi nila, baka masayang lang daw ang in-invest nilang pera after so many years. Yes, tama rin naman po talaga. Because ang pera ay napakahirap kitain, so dapat talaga muna siguraduhin natin kung saan natin nilalagay ang pera natin. Now, alam nyo ba na wala kayong dapat ikatakot sa pag-i-invest sa isang condo unit? Yes, tama po ang narinig nyo. Number one reason is that condo buyers are protected by the Republic Act number 4726 or simply the Condominium Act of the Philippines. Yes, stated in this act, ang lahat ng sagot sa mga kinakatakot mo. Unang-una, anong mangyayari kung bumili ka ng isang condo unit? As stated in Section 19, a condominium project are to be owned in common by the condominium owners. So, sino yung mga condominium owners? Yes, kayo po yun, yung mga bumili ng condo units. As stated also in Section 2, condominium owners will be part of the condominium corporation and shall automatically be members or shareholders. Diba? So siya, shareholder ka na. Hindi ka na mismo lang basta bumili ng isang condo unit. Isa ka na sa may-ari mismo ng building na yun. Next, what if ayaw mo na sa unit mo? May right ka ba na ibenta agad ito? Yes. As stated in Section 6, each condominium owner has the absolute right to sell or dispose of his condominium. Now, let's proceed to the reason na kinakatakot ng marami. May nagsasabi na 20 years lang daw, meron naman nagsasabi, 25 years lang daw ang buhay ng isang condo unit. Na pag lumipas na yung 25 years, tiway na yung investment mo. So, masasayang ang pera mo. Which, sobrang mali po. Yes, maling-mali. The standard life or existence of a condominium or a condominium project is 50 years. So, what happens after 50 years? Tiway na ba ang pera mo? No. As stated in Section 8, after 50 years, a condominium is to be determined if it is obsolete and uneconomic. Or, pwede pa bang i-repair, restore, remodel, or modernize. And will continue its operation until it will be condemned or no longer viable. So what if it has been determined as obsolete na? And kailangan nang i-demolish. So, ganito po ang mangyayari. If papatayuan again ng another condo unit after na dinemolish ang condominium project, automatically, meron ka na kaagad unit in that project. Corresponding syempre sa value of your share as a shareholder or
If ibebenta ang lupa and papatayuan ng ibang establishment, you will have a share or you shall have partition by sale of the entire project. So kahit ilang years pa ang lumipas, your investment remains intact, growing, and never na masasayang. So, that's it. You should have realized by now na walang dapat ikatakot sa pagbili or sa pag-invest ng isang condo unit. Kung nagustuhan mo ang video na to, I am sure na magugustuhan mo rin ang mga susunod ko pang mga videos. So, click that subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. Hit like and comment down below kung meron ka pang mga suggestions sa mga video na dapat natin gawin or kung meron kang reactions for this video. Thank you and see you soon!